Sasampahan ng pulisya ng reklamong obstruction of justice ang mga tumulong umano kay Pastor Apollo Quiboloy para makapagtago. Handa na rin magsampa ng reklamo ang 2 sa 5 biktimang nakausap ng Davao Police. Kita nyo, 5 biktima mga kababayan. Naging pahirapan ang operasyon ng pulisya sa compound ng Kingdom of Jesus Christ. Saan? Mahigit 2 linggong hinanap si Pastor Apollo Quiboloy. Mahigit 2 linggong nga, no? Grabe, no? Ang ilang posibleng manong tumulong sa kanya noon, pinaghahandaan ang sampahan ng reklamong obstruction of justice ng PNP. Particularly doon po sa... Lahat ng tumulong, ha? Lahat ng tumulong ay ano, sasampahan ng kaso. Oo, Benji Parde, ha? Oo. Lahat ng tumulong. Match TV, good morning. Ha? Okay, eto. Pinaniniwalaan natin na nagkanlong po dito kay Pastor Quiboloy magmula po nung naglunsad po tayo ng police operation. May mga pangalan. Sino ba mga nagkanlong? Baka sila ano, sila Torion. Di ba? Sila Torion, sila Banatbay, at iba pa. Di ba? Oh. So, eto na. Sino ba yung mga tumulong, mga kababayan? Di ba? Maraming mga tumulong kasi dyan, imposibleng wala. O, sige tuloy. Kala na raw ang Special Investigation Team na binuo ng PNP ng mga sasampahan. Pero hindi na muna nagbigay ng karagdagang detalye ang tagapagsalita ng PNP. Antayin po natin, ma'am, yung formal pagsusubitin. Meron po tayong active coordination sa DOJ. Gusto po natin na talagang malakas at airtight. 2 naman sa 5 biktima muna ni Pastor Quiboloy. Lakka! Ito na mga kababayan. Na kinakausap ng Davao Police. Talagang malakas at airtight. 2 naman sa 5 biktima muna ni Pastor Quiboloy na kinakausap ng Davao Police ang handa na magsampa ng reklamo. Oh, 2 sa 5 nagre-reklamo. Ang handa ng ano, magreklamo. Eh, alam nyo na si Quiboloy. Ito ngayon mga kababayan, ha. Ito ngayon. Oh, ito pa. Mas malinaw dito, ha. Ito tignan niyo, ha. Oh. Boss Mike Abe, peram ng video, ha. Oo, tropa tayo. Oh. Nakikitropa. Bakit? Oh, dito na tayo sa banda rito. Napakabilis na ma-recruit 'yung mga 'yan. Wala sila bata, ang mga anak. Walang kinalaman kapag kaho nagkaroon ng problema ang kanilang pamilya, halimbawa. Nagkaroon ng pamilya at nagkaroon ng problema ang mga magulang nila. Yung mga bata talaga nagsasuffer, yung mga bata po talaga mayroong apektado. Ganito mga kababayan, ang mga nire-recruit pala ni, ano, ni Quiboloy ay para silang mga MPA. Alam niyo yun? Ganun pala sila mag-recruit, hinahanap nila yung mga batang biktima ng broken family. Mga ganun. Yun yung kinukuha nila. Kasi mas madaling kuhanin ng mga ano nun eh. Na ano ba? Mga loob, di ba? Kasi merong ano yun, may daladalang sama ng loob, naghahanap ng pamilyang magmamahal sa kanya. Doon nila dadalihin na ano, na naalala ko tuloy itong sila Mami Pips. Parang sila Mami Pips, ganun din eh, no? Oh, naghahanap ng magmamahal sa kanila, naghahanap ng totoong kakalinga, ganyan ano. Dito na ngayon papasok itong mga membro ng KOGC. Re-recruitin ngayon yung bata. Yan yun. Tapos papangakuan na mag-aaral, papangakuan na may maraming magmamahal sa kanya, papangakuan ng kung ano-ano para mapaano. Mai-alay kay Quiboloy. Oo! Di ba? Yan yun, mga kababayan, ang mga target ng mga kampo ng KOGC ayon kay, ano, kay Mike Abe. Grabe, no? Biruin mo itong mga bata na biniktima ni Quiboloy, biktima na ng broken family, abay, bibiktimahin pa rin niya! Walang awa talaga, 'di ba mga kababayan? Biruin mo, biktima na ng hindi maganda yung bata sa murang edad niya, abay bibiktimahin mo. Bibiktimahin mo pa rin yung pagkatao niya. 'Di ba? Yung katawan niya, yung murang katawan niya, 'di ba? Grabe si Quiboloy. Wala talaga itong patawad mga kababayan.
Oh, panoorin natin ng konti ito ha. Dito na tayo. Yan. Puro kayong ayuda-ayuda. Nakakasawa na yung mga ayuda ng inyong mga pinagagawa. Makapaulit-ulit na lang yan. Oh, sino-sino lang nakikinabang sa inyong ayuda. Oo nga. Dekada ng puro ayuda. Ang dami pa rin mahirap. Ito, oo nga. Tama yan. Sige. Kasi nga naman itong mga, ha? Mga senator, congressman, walang ginawa kundi ayuda lang ayuda. Kasi kasuhin nyo daw si Kibuloy. Marami pa diyang mga bata na kailangan na mailigtas. Di ba? Geto Lloyd, dito tayo. Paradong isip nyo eh. Paano naman yung kinabukasan ng inyong pinangako, ang bibigyan ng magandang edukasyon, palalapit sa Diyos, magandang buhay? Eh, hindi naman pala. Kung meron kayo nabigyan, baka hindi. Meron lang kayo nabigyan, kakaunti yun. Eh, paano yung mga biktima? Ito kaya ko po binabanggit. Kaya sinasabi kong, kaya marami na bakit naging biktima sa akin pong tingin. Kasi nga yung tananong kahirapan, broken family, yun ang dahil kung bakit na-recruit sila. Tapos pag maganda yung bata, naalagaan, pagdating na yung panahon, na dalaga na ito, nagkaroon na ng presentable administration, ayan na, iaalay na. Grabe, no? Mga kabababayan, ano? Biroin nyo, mga kababayan. O, yun na nga, biktima ng broken family. Re-recruitin nila, kukunin nila yung loob. Sasabihin nila, mga kababayan, no? Dito, mamahalin ka namin. Mamahalin ka namin sa pamumuno ni Kibuloy. Totoong pagmamahal. Totoong pagmamahal ang mararanasan mo dito. Iha. Oo. Ha? Iha, makinig ka sa akin. Totoong pagmamahal. Mayroon ka ritong pamilya na totoo. Mayroon kang magiging kinabukasan na maganda. Pag-aaralin ka namin sa anumang gusto mo. Ha? Tapos ang ending, mga kababayan, ano? No, anong ginagawa nila? Pinagbebenta nila ng kung ano-ano. Tinuturuan nila ng hindi totoong doktrina na paniniwala, 'di ba? Biruin mo 'yung paniwalain mo. Oh, na ano? Na kapag katinira mo intact pa rin 'yung virginity mo. Kita nyo mga kababayan, ganong mga paniniwala, ganito palang diskarte. Hinihintay nila, ha? Para silang nagpaloom. Alam nyo nagpaloom? Ah, sa Tagalog ay nagpahinog. Diba? Mga kababayan, para silang nagpahinog. Na kung kailang hinog na, oo, ha? Pipitisilin nila yan ng medyo hilaw pa. Tapos, pahihinugin nila. Oo, painugin nila yung bata. Pag dumating na yung pagkakataon na hinog na, ibig sabihin para sa kanila hinog na, pag nag-menstruation na yan, hinog na yan. Grabe, no? Mga kababayan, grabe. Pag nag-menstruation na, pwede nang tirahin ni Kibuloy, mga kababayan. Itong demonyong si Kibuloy, titirahin na. Iaalay na kay Kibuloy. Grabe. Malupit. Sobrang lupit mo, Kibuloy. Kakaiba ka. Hindi nga namin alam eh. Nag-iisip kami ng nag-iisip kung ano kang klaseng tao. Tao ka ba? O si Satanas ka na nagkatawang tao? Di ba mga kababayan? Kasi ang hirap isipin kung tao talaga si Kibuloy o Satanas na nagkatawang tao. Sa kakahanap ni Maharlika ng Satanas, eh yung kinampihan niya pala ang Satanas. Di ba? Yung kinampihan niyang si Kibuloy ang Satanas. Satanas ng Satanas eh. Hanap ng hanap ng Satanas. Nandoon pala kakampi niya si Satanas. Bakit Boss Mike kakampi niya? Eh di ba si Kibuloy, Satanas na nagkatawang tao? Oh, Satanas ang tawag diyan. Yan ang karapat dapat tawagin Satanas, mga kababayan. Our beloved, Boss Mike, Severa!